Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos at muli tayo po sa nasa gawain po niya, no? Dito po sa Rema Phil, sa Everyday Online Bible Study po natin. Ayun po, kamusta po ang bawat isa? I pray po na ang bawat isa po ay nasa maayos at mainam na kalagayan po, no? Dahil alam ko naman po na ang Diyos na buhay na siya natin pinaglilingkuran ay never pong nagpabaya sa mga anak niya na patuloy na mananampalataya po sa kanya. Ayun po, porsinda po tayo sa topic po natin. Ang topic po natin ay lima bang tungo sa paglago bilang isang Kristiyano. Ayun po, bilang isang Kristiyano, hindi natin kailangan manatili dun sa yung nasa baba ka. Kumbaga sa church, andun na hindi lang yung taga-upo ka. Bilang baguhan na Kristiyano, dapat andun na may paglago ka. O yung may gagawin ka. Kumbaga andun na ano na ang paglago po kasi ay parang mabunga ka. Kumbaga isa kang mabunga. Kasi ang puno po ay masasabing malago kapag may bunga. Ngayon po, bilang isang Kristiyano, masasabi mo na malago ka o lumalago ka kapag ikaw ay namumunga. Amen po ba? Kapag may nangyayari sa pagka-Kristiyano mo, kumbaga nagagawa mo kung ano yung mga gusto ng Diyos sa buhay mo, yan po yung Kristiyanong malago. Ngayon po, lima bang tungo sa paglago bilang Kristiyano, ito po yung number one na tinuro po sa atin ni Pastora Giselle, yung magbasa ng Bible araw-araw. Magbasa ng Bible araw-araw. Sa number 2 po, parating manalangin kay Pastor Andrew po, no? Ayun po, sa number 3, magsimba or dumalo sa pagtitipon ng mga kapatiran. Tinuro po sa atin ni Pastora Dayan. Ayun po, no? Parang napaka-basic lang po, no? Bilang isang Kristiyano, parang napaka-basic po sa atin ito. Yung magbasa ng Bible, magsimba, manalangin. Pag sinabi kasi yung basic ay madali lang. Sabi nga na naririnig ko, basic lang yan. Pero alam po ba ninyo na may mga Kristiyano na hindi makasunod dito? May mga Kristiyano na hindi magawa to. Kaya hindi siya lumalago bilang isang Kristiyano. Kasi minsan yung basic, kahit madali lang, yun pa yung hindi natin nagagawa. Ngayon po sa number 4 po, lima hakbang tungo sa paglago bilang isang Kristiyano or bilang Kristiyano, sa number 4 po ay ipagsabihin si Jesus sa iba. Number 4 po, ipagsabihin si Jesus sa iba. Dito po sa Gawa 1:8, basahin ko po sa inyo, no? Sa'yo po sa Gawa 1:8, kung may mga Bible po tayo dyan na sundan po natin. Ngunit bibigyan ko kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayun po, no? Isa sa mga para lumago ka, o isa sa dahilan para magkaroon ka ng paglago bilang isang Kristiyano, ay kailangan mo ipagsabi si Jesus sa iba. Ngayon po, sabi dito, gagawin ko kayong saksi. Pag sinabi kasing saksi, ikaw po yung witness or witnesses, no? Ang ibig sabihin po kasi ng witnesses or saksi ay one that gives evidence. Kumbaga, isa na nagbibigay ng ebidensya. Ngayon, sa madaling salita po, no? Tayo pong mga Kristiyano ang magbibigay ng patotoo or ebidensya sa lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus dito sa mundo. Yung time na nandito siya at yung time na nalaman at nakilala natin si Jesus, tayo yung magbibigay ng ebidensya sa mga tao, tayo yung magbibigay ng patotoo sa mga tao. Ngayon po, ang sabi po ng Marcos 16:15, no, yung Great Commission, ang sabi po ng Panginoong Jesus, yung kumbaga, ito po yung huling bilin niya na tumayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral niyo sa lahat ang mabuting balita. Ayun po, ipagsabi si Jesus sa iba. Ang mabuting balita po, ang sentro po nito or yung nilalaman po ng mabuting balita ay walang iba po kundi si Jesus.
si Jesus na yung mga ginawa niya ay kailangan nating sabihin sa lahat ng mga kakilala natin, sa lahat ng mga nakakasalamuha natin, sa lahat ng mga taong nakakausap namin. Kasi po, tayo po yung buhay na patotoo ng Panginoong Jesus para sa mga ginawa niya, para sabihin sa mga tao na ipapakilala si Jesus sa mga tao, nasasabihin natin yung mga ginawa ni Jesus, nasasabihin natin sa kanila na mahal sila ni Jesus, na si Jesus ang tagapagligtas, si Jesus ay kayang mag-ayos ng buhay, si Jesus ay kayang manggamot, si Jesus ang dakilang manggagamot, si Jesus ay kayang baguhin yung buhay mo, si Jesus kayang ayusin yung buhay mo, si Jesus kayang kang pagpalain. Sa madaling sabi po, ang lahat po ng ginawa ng Panginoong Jesus sa buhay natin ay kailangan po nating ibahagi sa iba. Kumbaga, tumanggap tayo ng walang bayad, kailangan rin natin magbigay ng walang bayad sa mga tao. Ito po yung inuutos sa atin ng Panginoong Jesus na humayo ka sa buong sanlibutan at sabihin sa mga tao yung mga dakilang gawa ng Panginoong Jesus. Amen po ba? Alam po ba ninyo na ako po ay isang angkas rider, no? Alam po naman po na alam po ninyo na katotoo lang po, nagsabi ako sa sarili ko, sabi ko, hindi matatapos tong araw na ito, wala akong makakausap na tao, na pasahero, na masasakay ko, nasasakay sa akin, na hindi ko sasabihin si Jesus. Alam po ba ninyo na everyday po na bumabiyahe ako, andun po, sa Diyos po ang kapurihan, na nakapag-share po ako, no, kahit umaandar po yung motor, kumbaga talagang lalakasan ko lang po yung boses ko. Kumbaga nandun po na gumagawa po ako ng kaparaanan para masabi ko si Jesus dun sa mga umaangkas sa akin, dun sa naging pasahero ko. Ngayon, pinapakilala ko si Jesus ng abot sa aking mga kaya, na si Jesus ay kailangan po ninyo, si Jesus ang tagapagligtas, mahal po kayo ng Diyos, ayaw po niya na mapahama kayo dun sa impyerno. Kumbaga, nandun na lumalabas sa akin yung pangalang Jesus na sinasabi ko sa mga tao, yung mga ginawa po ng ating Panginoong Jesus. Kaya bilang malagong Kristiyano, tayo po ay madaldal na Kristiyano. Ayun po, ano? Dapat bilang isang Kristiyano or ang isa na malagong Kristiyano ay madaldal po, ano? Madaldal po tayong sabihin si Jesus sa mga nakasalamuha, sa mga tao, sa mga nakasama po natin. Alam ko naman po, tayong mga Romanians ay sanay po tayong mag-soul winning. Sinasabi po natin sa mga tao yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Kumbaga, sinishare natin yung mga ginawa ng Diyos, sinishare natin si Jesus sa buhay ng mga tao. Nakapag tinanggap niyo si Jesus, kumbaga, tayo yung ambassador ni Jesus eh. Tayo yung ambassador ng Diyos. Tayong representative ng Diyos na para sabihin sa mga tao, nirepresent natin si Jesus sa buhay natin. Sinasabi natin si Jesus sa iba. Kaya yun po, no? Dapat nandun na ugaliin natin o kaya humingi tayo ng lakas, ng loob sa Diyos na sabihin si Jesus sa iba. Kasi normal sa atin na bilang mga isang Kristiyano na dapat tayo ay maingay na Kristiyano. Maingay na sabihin si Jesus sa iba. Kumbaga, hindi ka nahihiyang sabihin si Jesus yung mga ginawa na himala ni Jesus, yung mga kayang gawin ni Jesus na dapat maingay tayong sabihin. Amen po ba, mga kapatid? Nandun po na dapat hindi tayo nahihiya. Kasi sabi nga po ng Bible, sabi po ng Panginoong Jesus, kung itatatwa niyo ako, kung ikakahiya niyo ako dito sa lupa, eh, darating yung time na ikakahiya po niya tayo dun sa kalangitan at dun sa Ama niya at dun sa libu-libong anghel. Kaya pakisabi sa katabi mo o sabihin mo sa sarili mo, dapat maingay akong ipagsabi sa Jesus. Amin po ba, mga kapatid? Yan po ang ebidensya na ikaw ay lumalago o lumalago kang Kristiyano. Ipinagsasabi mo sa Jesus. Alam po ba ninyo na may nabasa ako na isang sinabi ng isang pastor? Nasabi niya ang isa sa mga delikado
or yung delicates ka na, yung delikado ka ng Kristiyano, yung pawala ka na, eh yung hindi mo sinasabi sa Jesus sa iba. Kumbaga, hindi ka nagsusolwining, no? Kasi yun naman yung bilin sa atin ng Panginoon na ipagsabi natin siya. Umayo kayo at ipagsabi niyo ako. Ipangaral niyo ako sa buong sanglibitan. Kaya, mayiging delikado ang buhay ng Kristiyano mo kung hindi mo nasasabi sa Jesus sa iba. Kasi bilang isang Kristiyano, normal sa atin ang pagiging madaldal, normal sa atin ang pagiging maingay para sabihin sa Jesus sa mga tao. Amen po ba? Ngayon po, dito po sa number 5, no? Limang tungo sa paglago bilang Kristiyano, sa number 5 po, sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayun po, no? Buksan po natin Bible po natin dito sa Lucas 22 verse 42, no? Lucas 22 verse 42. Basahin ko po sa inyo, mga kapatid. Amawi ka niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap. Gayun may, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ko. Ayun po, lagi po natin naririnig na hindi ang kalooban natin, or maraming man nagsasabi na mga tao na, Lord, hindi ang kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang mangyari, ang maganap, ang siyang masunod sa buhay ko. Pero alam po ba ninyo na may mga Kristiyano na napagod na sa pagsunod sa Diyos, nandun na hindi na yung kalooban ng Diyos ang nasusunod niya, kundi ano, yung pagod na niya, or yung sarili na niya yung nasusunod niya. Amin po, no? Kung gusto po natin lumago, dapat magaling po tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayun po, naalala ko po na sinabi po ni Pastor Boy, ang pinakamagaling na tao ay yung pinakamagaling sumunod sa Diyos. Ngayon po, ang pinakamagaling na Kristiyano or na isang Kristiyano ay yung pinakamagaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung malagong Kristiyano. Amen po ba, mga kapatid? Kung napapatunayan na ako ay malago, na ikaw ay malago, ay nandun na pinaprioritize mo or pinapriority mo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Binigyan po tayo ng malaking pananampalataya ng Panginoong Jesus kung paano siya sumunod sa Diyos, sa kanyang Ama. Sabi niya rito, Ama, wika niya, kung maaari, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Kumbaga, ito po yung time na malapit na pong ipako sa Jesus sa krus. Nararamdaman na niya, yung sabi niya, tigib nga ng hapis yung nararamdaman niya eh. Ang sabi nga po na si Jesus po ay yung pawis po niya, dugo na po, no? Kasi alam na niya sa sarili niya na talagang sobrang grabe yung hirap na mararanasan niya. Sobrang tindi ng pagdadaanan niya. Amin po ba? Pero ayun po, no, sa kabila ng si Jesus po ay pagod na or hirap na or andun na talagang gagawin na niya yung isang bagay na kahit ayaw niya, pero sabi niya, nevertheless, not my will but your will be done. Sabi niya dun sa Ama niya. Hindi ang kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang siyang masunod sa buhay ko. Sa ating mga Kristiyano, no, dumarating sa atin, no, as a reminders, no, lalo na sa mga workers, sa mga pastor, or sa ating mga naglilingkod sa Panginoon, ay dumadating yung time na mapapagod ka eh. Amin po ba? Magsabi po ng amin yung napapagod. Normal yan. Bakit? Nasa katawang lupa po tayo. Amin po ba? Nasa katawang lupa po tayo. At the same time, normal po sa atin yung nahihirapan po tayo sa paglilingkod. Marating po yan. At the same time, isa sa pinaka worst rain po, no, na dadating sa iyo, na hindi po natin makakaila, ay dumarating po yung pananawa. No? Kaya nga bilang isang Kristiyano, hindi po tayo nakadepend or hindi po tayo nakadepende dun sa nararamdaman natin, dun sa mga nakita po natin. Amin po ba? Dapat believe by faith, not by sight, not by our emotion.
hindi sa mga nararamdaman natin, tayo nakadepende. Nakadepende tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Not our will, but God's will ang mangyari sa buhay po natin. Minsan, dumarating din yung kalungkutan, amin po ba? Darating yan. Na darating yung hirap, amin po ba? At lahat ng negative na pwedeng mangyari sa akin, sa iyo, sa paglilingkod, darating yan. Kasi mismo ang Panginoong Jesus, naranasan po yan. Pero iniwanan po tayo ni Jesus ng dapat nating gayahin. Nevertheless, not our will, not my will, sabi ng Panginoong Jesus, but your will be done. Hindi ang kalooban natin ang siyang masunod. Hindi yung pakiramdam natin ang siyang masunod. Kasi ang isang malagong Kristiyano o siyang lumalagong Kristiyano ay hindi na po yan didepende sa nakita niya. Hindi na po siya didepende sa nararamdaman niya. Hindi na po yan didepende sa mga tao. Kundi nakadepende na po ang pananampalataya niya, walang iba kundi kay Jesus. Ang author, ang finisher ng faith po natin. Kaya nga sabi po ng Hebreo 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Of our faith, no? Ngayon po, no? Pag sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, syempre, nandun yung paglago mo. Amin po ba? At alam po ba ninyo, lagi po natin naririnig na ang pinaka-safetiest or pinaka-safe na lugar or yung para maingatan ka ng Diyos ay nandun ka po sa kalooban ng Diyos. Nandun na sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Nandyan po ang pag-iingat ng Diyos. Nandyan po ang proteksyon ng Diyos. Nandyan po ang pagpapahala ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Sabi ng iba, ano ba ang kalooban ng Diyos? Hindi, ito po, kung ano po ang nakalagay sa Bible, kung ano po yung sinasabi ng Diyos, sa atin, yan po yung kalooban niya. Ito po yung kalooban niya, ito po ang pinag-aaralan po natin, limang hakbang, tungo sa paglago bilang isang Kristiyano, ito po yung mga kalooban ng Diyos na dapat nagagawa natin, dapat nagagampanan natin para tayo po ay nasa paglago. Sa number one po, magbasa ng Bible araw-araw. Huwag mong i-skip o huwag mong kakalimutan ang magbasa ng Bible kasi or mag-aral ng Bible. Kasi bakit? Sabi nga po ng salita ng Diyos, ang bayan ko ay napupuksa o ang bayan ko ay natatalo dahil sa kakulangan ng kaalaman sa salita ko. My people perish because lack of knowledge. Amin po ba? Sa number two po, parating manalangin. Yun po, no? Ito po yung napagpalakas sa atin. Ito po yung nagbibigay ng charge po sa atin para muli tayong sumigla. Amin po ba? Sa number 3 po, yung magsimba o dumalo sa pagtitipon ng mga kapatiran. Wag nating kalimutan ang pagdalo sa pagtitipon. Lalo na po ngayon, na nalalapit po na po na yung camp dito po sa Rema, yung summer camp po, no? Don't miss the anointing. Naniniwala po ako na may bago at magandang gagawin ang Diyos ngayong camp. May malaki siyang gagawin, may maganda siyang gagawin. Kaya ipagsabi po natin yung camp. Amen po ba? Kasi umaasa tayo na lahat po tayo doon ay mapupuspos, no? Amen po ba? Marirecharge sa camp, no? Siyempre, hindi lang tayo, pati yung mga sasama natin. Kaya ayun po na nag-i-invite po tayo. Gusto rin po natin maranasan nila yung pwedeng maranasan na naranasan po natin. Amen po ba? At sa number 4 po, ipagsabi si Jesus sa iba. At sa number 5 po, sumunod po sa kalooban ng Diyos. Ayun po, yung limang hakbang tungo sa paglago bilang isang Kristiyano. Maraming salamat po. God bless po sa bawat isa. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa mga oras po nito. Salamat ng marami sa maraming bagay na tinuturo mo sa amin. Hayaan mo na magawa namin kung ano yung kalooban mo sa buhay namin. Magawa namin itong mga limang hakbang nito tungo sa paglago bilang isang Kristiyano. Mangyari, maganap ang perfectong kalooban mo. Pagpalaan niyo po ang bawat isa na patuloy na tapat na sumusubaybay sa gawain mo. Ingatan niyo po ang bawat isa at patuloy na pagpalain mo. Maraming salamat po, Diyos. Mangyari ang perfectong kalooban mo sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Pinagkakatiwalaan ko po namin, o Diyos, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa mga oras po nito, sa katagumpayan ng gawain mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ay po, maraming salamat po sa bawat isa na way napagpala po ang bawat isa. God bless you po.